Kasama sa pakikipaglaban ni Glenda sa sakit na breast cancer, ang regular na pagsailalim sa chemotherapy. Sa tulong ng pagiging positibo, kasabay siyempre ng tamang gamutan. Alam mo, Rhea, halimbawa ngayon, kikimotherapy ako, the next day nag-exercise ako. Hindi ko siya binaby, hindi ko hininto yung buhay ko, yung ganda ng takbo ng buhay ko, hindi ko hininto. Kumbaga, patuloy pa rin yung ganda ng buhay ko, ano yung ginagawa ko before ako ma-diagnose na may cancer ako, ganun pa rin. Bago pa man sumapit ang Pasko taong 2014, isang napakagandang regalo ang natanggap ni Glenda. Parang 4 months ang yung chemotherapy, tapos nag-radiation ako ng 32 sessions. So parang a month lang yon. So ang treatment talaga ng breast cancer, 6 months. Yes. Tapos noon, ayos na lahat. Pero yung unang pagkakataon na may nagsabi sa inyo na maganda mga resulta, wala na. Can you bring us back to that time? Alam mo, na may nagsabing you're cancer-free? Alam mo, Rhea, every time na makukuha ko, every time na hihintayin ko yung resulta ng mga test ko, kinakabahan pa rin ako. Kasi ang realidad naman ng cancer, bumabalik. Pero pag nakita ko na lahat maganda, talagang praise God, sobrang saya na maayos ang lahat. Bring us back to that time. Anong yung unang tubo o yung unang parang humahaba na? Oh, siyempre, mas masaya na meron ko na ulit buhok. Nung tumutubo siya na maiksi pa lang, oy, parang, di ba, at least naramdaman ko na ganitong klase ng hairstyle, di ba? Pero siyempre, sobrang saya na bumalik na ulit siya yung hair ko. At mas madali na para sa akin na alam ko na ayan na, darating na yung mga trabaho. Kasi workaholic talaga ako eh. Yung passion ko talaga sa trabaho ko nandoon na gusto ko maging very active ako sa trabaho ko. So alam ko na mas padating na yung mga trabaho kasi meron na ulit akong buhok. Ang bilis din ng pagbibigay ng lakas, no? Yung pagbalik ng lakas mo, no? Pagkatapos ng 2013. 2014, 2015, and now it's 2016. Tuloy-tuloy ba? Pag-recover? Oo, ang paggaling? Oo, ang paggaling. Active ako, nagte-tennis ako, nagbo-boxing ako, nagjo-jogging ako, nagji-gym ako, nagtatrabaho ako. So, active talaga, dire-diretso siya. Sa kanyang paggaling, biyaya rin daw na agad nakabalik sa showbiz si Glenda Garcia. Bakit? Meron pa bang iba? Alam na naman si Aya. Please, huwag ka nang sumabat. Hindi ka kasali dito. Ano hindi? Hiniyama pamilya namin! Alam mo, Rhea, nakakatuwa nga. At pasasalamat ko talaga sa GMA 7 na nung na-diagnose ako, may ongoing akong soap opera, hindi nila ako inalis. Tinapos ko yung soap opera. Tapos, pagkatapos ng chemotherapy ko, binigyan ulit ka agad nila ako ng guesting. Nung after ng chemotherapy ko, nag-guest ka agad ako sa isa sa mga teleserya nila. Tapos, nagdire-diretso na ulit. Glenda, nasan tayo ngayon? At ipakilala mo naman ang ating mga kaibigan na kasama natin ngayon. Nandito tayo sa Philippine Foundation for Breast Cancer Incorporated. Siyempre, kasama natin yung mga breast cancer patients natin na iba dito magkikimo. Ibang stage, may stage 4, stage 3, stage 2. At siyempre, kasama natin yung presidente ng Philippine Foundation for Breast Cancer Incorporated. Si Judge. Meron ka bang mga natatandaan pa sa kanila? Mga bago na to. Yung iba kasi nag-uwi na lang makulit siya. Yes. Kasama na ating Panginoon. Yes. If there's one thing you want to impart, no, dito sa mga breast cancer patients na hopefully they will become survivors like you, no? Ano 'yon? Ano lang, kailangan lang maging matapang talaga tayo. Gustuhin natin talagang gumaling kasi nga 'di ba lagi kong sinasabi na ang cancer ngayon nagagamot na. Kailangan lang maging matapang. Diba lagi kong sinasabi na kailangan huwag ninyong i-baby yung sakit nyo. Kung ano man yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo, nung wala pa kayong sakit, kailangan kahit ngayon na meron kayong ganyan na breast cancer kayo, tuloy pa rin yung ganda ng buhay. Sa tulong ng support group na ito, nagiging mas matapang ang mga may breast cancer dahil sa mga naibabahagi ni Glenda na words of encouragement para sa kanila. Ganyan ba? Ako, I wanna ask, do you still feel beautiful? You have to feel beautiful, diba?
Dapat nagli-lipstick pa rin. Ba't wala kayong lipstick, ma'am? Pero dapat, no? Hindi dapat tumigil ang buhay, no? Tama. Oo, oo. Sabi lang lang, mas nakikita mo kung talagang maganda ka kapag kaganda. Oo, ma'am. Sila very proud. Sabi ko nga sila, nakakatawa silang kausap kasi nakikita mo talaga na very, ano sila, very positive. Napakaganda ng outlook nila sa buhay. Tatag ng loob at suporta ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Ito raw ang siyang naging susi para sa tuluyang paggaling ni Glenda Garcia. Higit sa lahat, baon din niya ang matinding pananampalataya sa Diyos at pananatiling positibo sa gitna ng lahat ng pagsubok. Anong aral ng tunay na buhay ni Glenda Garcia? Yun, habang may buhay, may pag-asa, huwag po tayong matakot, tuloy lang po ang buhay. Kahit po sabihin natin na meron po tayong sakit, kung anuman po yung nagpapasaya sa atin, wag po nating ihinto yon.